Ang patalimtik ko. So, ngayong araw guys, is magpapakatbilit tayo ng ating ZX25R. So ngayong araw guys, is ipapakatbilit natin yung ating ZX25R at ito yung cold start niya. So kaka-start ko lang. So tignan natin yung sound niya mamaya kapag nakatbilit na siya. So ayun, sa pote tayo magpapakatbilit. Kaya gusto ko rin siya ipakatbilit at saka iparemap kasi iba kasi talaga yung feeling ko sa ano eh, sa narentahan kong ZX25 noon na naka full system at naka remap. So iba yung experience niya kesa dito sa ZX25R ko. Para kasing pigil pa yung lakas nito eh. Kaya ako nakapag-decide mag ZX25R na lang kaysa mag 4RR or maghantay ng matagal sa ZX4RR. Kasi nung nag-rent ako ng ZX25R noon, okay naman yung performance niya, okay naman yung torque niya, okay na para sa akin. Okay na yung bilis niya. Kaya nag-decide ako na mag ZX25R na lang na makukuha ko kagad kaysa maghintay ako ng ZX4RR na pagkatagal-tagal kasi ipunin ko pa yun eh. Ipunin ko pa at saka mahirap din makakuha dahil ang ano ng pila, mahaba. So ayun, kaya gusto ko siya ipa-cut delete at iparemap, talagang upgrade para sa horsepower at torque niya. Gusto ko somehow ma-align yung power at torque niya dun sa nirent ko na ZX25R kasi yun, halatang naka full system, ang napakaingay kasi talaga nun. Yun nga lang yung medyo off para sa iba. Kumbaga ang ingay pero hindi ganun kabilis. Pero depende na lang nga talaga yan sa perspective ng tao. Merong manglalait, meron din namang hahanga. Yung mga ganyan, hati kasi talaga eh. So ayan, may katalitik pa siya. So ayan, may mid pipe. So may katalitik, tas mid pipe. So sige, bomba mo. So ayan yung tunog niya. So habang tinatanggalin ko yung orly yung ating fairings dito sa kanan na part, ipapakita ko sa inyo yung stock na catalytic. So nandyan siya sa gitnang part, yan matabang tubo na yan na may magkabila ang welding. Yan kung nakikita nyo. So after namin matanggal yung fairings dito sa kanan na part, ipapakita ko sa inyo yung oxygen sensor, which is ito. Ayan yung oxygen sensor nya at dito namin puputulan. Dahil dito yung catalytic. Make sure lang guys na okay yung pagkakapihit ng inyong oxygen sensor pag tatanggalin nyo para maiwasan natin yung magkabalubaluktot or maputol. Para din sure guys is binalutan ko siya ng plastic dyan para hindi siya mabasa or wala siyang way para mabasa. Kasi magkakaroon tayo ng check engine yan or oxygen sensor error kapag nabasa yan. So dito naman guys is tinatanggalan namin yung mga tornilyo or nuts dito sa headers. So dalawang tornilyo kada isang header, baliwalo lahat, at hiniwalay namin yan para sure na kung ano yung tornilyo dun sa headers, dun lang din siya kapag kinabit. Ayan ang itsura ng kanyang inline 4 na exhaust. So yan ang inline 4 na exhaust niya. Ganyan ang itsura. So ayan, apat na cylinder. Nagko-connect sa isang tubo papunta sa canister or muffler. Kaya maganda yung sound niya.
At dito nga guys is pinuputol na natin yung lagpas ng konti sa oxygen sensor, yung tinuro ko kanina. So after natin matanggal, ayan yung kanyang itsura. So ito yung catalytic niya guys, oh, yung mga screen na itsura niya. So dito naman guys is puputulan na natin yung banda sa mid pipe or sa bandang pa canister na. Ayan. So bala, ang pinuto lang natin ay talagang mismong catalytic. So ayan. Kinabit ulit namin yung pipe tsaka yung headers para ma-align talaga. So para masukat talaga yung ipapalit nating tubo dyan. So ayan yung tubo, ang kapal niya is 1.5, then yung diameter or yung pagkakabilog niya is same lang dun sa pinagtanggalan, which is 3 ang sukat. So ayan, sinusukat na. So parang halos wala kaming binago, mismong tinanggal lang yung mismong catalytic, then pinalitan ng tubo. At dito nga guys is hinihinang na ng mabuti yung ating exhaust. So dito guys is hindi ko na kinausap si Kuya Orly para hindi na siya ma-distract or makapag-focus siya. Then ito na ang finished product or yung ating result. So kinakabit na ni Kuya Orly yung headers ng mabuti. So technically pinuto lang natin yung catalytic sa gitna, magkabila ang pinag-weldingan dyan dun sa stock. Then pinalitan lang natin ang tubo. So ito yung tunog guys nung hindi pa natatanggal yung catalytic. So ayan yung tunog niya. So yun guys, nakauwi na kami at pasensya na kung hindi namin na video yung pauwi namin at yung sound niya kapag umaandar. Pero ito yung honest na review ko guys. So itong Akrapovic ko na mukhang V-Lane R11, ang tunog nito guys ay saktuhan lang. Hindi siya tahimik, hindi siya sobrang ingay, nandun lang siya sa gitna. Kaya ito yung prefer kong pipe. So after matanggal yung catalytic guys is nagtunog Austin Racing siya. So honest review ko guys, sobrang naging maingay niya dahil natanggal yung catalytic. So lahat ng hangin guys is pumupunta sa exhaust palabas ng canister or muffler, rektang rekta siya. Kaya sobrang ingay niya as in. So yung Akrapovic ko, nagitnaan lang yung sound, yung ingay, di gaanong maingay, di gaanong mahina, naging tunog. Austin Racing siya, talagang sobrang ingay, lalo na kapag high RPM or kahit 8 to 10k RPM lang, sobrang ingay na niya. When it comes naman sa kanyang performance, pagdating sa horsepower or torque, hindi ko siya masasabi sa ngayon. Much better if ipaparimap natin tapos makikita natin yung gains na makukuha niya after remap. Kasi hindi naman ako pwede magsabi na lumakas siya or humina siya, hindi naman ako pwede magsabi ng ganyan. Talagang dyno lang ang makakapagsabi kung talagang may gains tayong nakuha sa pagka-cut delete. So tignan na lang natin kapag pinarimap ko na. Kasi kaya ako nagpaka-delete kasi gusto ko siya i-remap.
When it comes naman sa backfire, so same lang naman yung backfire niya nung may catalytic pa, nagkakaroon ng minimal na backfire. So mas lumakas lang dahil cut-delete na siya. So mas lumakas yung tunog ng backfire, pero halos parehas lang naman nung hindi ko pa nakaka-delete. So matatanggal lahat yan kapag pinaremap natin. So abangan nyo yung future vlog natin kapag ipaparemap ko na tong ating ZX25R. So kung natatakot ka naman magpaka-delete dahil sabi nila magkakaroon daw na oxygen sensor error or check engine, so ito papakita ko sa ZX25R ko. So dito ko na lang tatapusin yung vlog natin. At huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So kita-kits na lang ulit tayo sa next vlog. Salamat!